sa episode namin ng SNN kahapon, sa so Showbiz Now na, yung Sultada kahapon, nabanggit ko ang pangalan ninyong dalawa ni Ellen. Tungkol sa actually, hiwalayan. Actually, puputulan kita dyan, ha? Kasi, kahit na hindi mo tanong sa akin yan, magsasalita sana ako, eh. Kilala mo naman ako. Napaka-prank ako. Diba anak, ang sabi ko, wala kayong pinanghimasukan na anumang issue dahil wala rin naman kayong kinalaman dyan. Ipinagtanggol ko kayo, anak. Gano'ng katotoo na tumakbo sa inyong bahay si Sara Labate, duguan, black and blue, humingi ng tulong sa inyo na Ellen Adarna. Go, anak. Okay, Nay. Ito, gusto ko sana i-clear out talaga yan kasi yes. Actually, medyo it didn't sit well with me, Nay, no? Perfect timing talaga. Talagang dapat talaga mangyari itong interview natin kasi kaming mag-asawa, nakahiga kami sa kama at napanood namin yan this morning lang. Sabi ko, eksakto. Meron akong interview with Nanay Christy later. So, ako, medyo honest, medyo may galit ako. Hindi po sa inyo kasi sabi ko, tinan mo, si Nanay Christy, sinabi niya yung totoo. Hindi pumunta po dito si Sara pa duguan. Kasi kung duguan siya pumunta dito, ako mismo pupunta doon sa bahay ni Richard. At kakausapin ko siya. Hindi ko siya kilala masyado, pero ako, hindi ako naniniwala hindi ako sangayan namang manakit ka ng babae. Kahit anuman reason, kahit na pinorvoke ka or anything, in my books, kasi nanggaling na ako dyan, kaya may pinanggagalingan tong emission ko eh. Ako, binugbog na ako, lahat na ginawa sa akin, hindi ako nanakit. So yes, para sa akin, kung pumunta yan, kung totoo nang pumunta dito si Sara na duguan, ako mismo ang may gagawin. Si Sara, nakapunta na ba po dito sa bahay namin? Yes, many times. Kasi po, si Sara, kaibigan ni Ellen, ang mga ang anak namin at anak niya, nagpupunta sa same school, and number two, ang best friend ni Ellen na si Vito Selma na taga Cebu, kaibigan ni Sara, at meron silang collaboration sa furniture. So, nung pumunta dito si Vito para bisitahin si Ellen galing Cebu, umisita rin si Sara. Ngayon, hindi po siya duguan. She was her beautiful self. Yes, payat siya, mas payat siya from before, pero walang ganun. Walang kahit ano, at hindi totoon tumakbo sa bahay ninyo. Yun ang issue, di ba? Hindi po, walang katotohanan yan. Alam mo, Derek, ako talaga laging saludo sa iyo eh. Ano man ang issue talaga, sinasabi mo ang katotohanan. Kahit isa ka na lang na naninindigan, kahit wala kang kasama, maninindigan ka sa prinsipyo mo kung ano ang totoo. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Lilinaw mo. Of course, Nay. And can I just add, Nay? Ayokong makisaw-saw sa mga ganyang klaseng mga issue kasi it's none of my business. Pero nung nabanggit nga yung pangalan namin ni Ellen, I think it's right na I should just express some of my feelings na this is between Richard and Sara. I think all parties should keep quiet kasi in my experience, people who talk more are the ones na may tinatago. Both parties naman are keeping quiet. And it's sad na may ganito, pero ang dapat talaga pag-iisipan yan, as I guess, kasi family man na talaga ako, naawa yung mga bata. Dapat tahimik na lang. Laging bata.